Ito yung mga sinasabi ko. Wow, nakakatakot. Gumagalaw yung bridge. Totoo lang. Yun o. Good morning, Cavite! Good morning, mga kalakbay! Maglalamihap na tayo ngayon sa pupunta tayo ng Cavite City. Yun, time check, 10:05 AM, weekday ngayon. Pupuntahan lang natin yung Cavite City, may sisilipin lang tayo. So, yun, no? So, samahan nyo ako, mga kalakbay. Panibagong lamihap na naman to. Tara! So, nandito tayo ngayon sa may Arnaldo Highway, General Trias. Dire-direcho lang to, pababa, hanggang sa makarating tayo ng Tejero, General Trias. Doon sa may intersection. Yun, main road yun, actually, highway siya. So, yun. Solo nga pala ako ngayong araw na to. Since mostly sa mga kasama ko weekend lang talaga kami nagsiset ng group ride. Ayan. So ngayon, nandito tayo sa may Santiago, Barangay Santiago, General Trias. Ayan yung ginawang parang sports field ng General Trias. Ayan, approaching open canal road. Dito pa rin tayo sa General Trias. Pag kumanang ka dyan, yan yung open canal road. Bale, para siyang shortcut leading to Aguinaldo Highway. Yan, bale, dyan yan. Dyan ka pupunta, dyan ka papasok. Usually, dyan kami dumadaan pag pupunta kami ng district sa Aguinaldo Highway. Approaching Tejero, General Trias. Yan, may intersection dyan sa, yan, banda dun. Yan, pag kumanang ka, papuntang NCR. And then pag kumaliwa ka naman dun, papuntang Tanzanaic. Yan, tapos pag dumiretso ka papuntang Rosario. Yan, pa Cavite City. Actually ito, recovery ride ko nung para dun sa ano, last Sunday na kinahi namin. Yan. Sulit yung ride na yun, actually. Try nyo rin minsan, makakapajak. Masaya, masaya. Ayan, so dito lagi. Since choke point ito, dito laging traffic, lalo pag rush hour. Approaching Rosario, Cavite. Time check, 10:40. Medyo traffic doon sa may banda sa amin, sa Gen 3, kasi ginagawa yung buong kahabaan ng Arnaldo Highway. Ayan. Approaching SM Rosario. Sabi yung Cavite. Mag-bike no? Yan. Shoutout kay Gia and JC. Ingat kayo parate. Heart heart. Yan. So, time check 11:05. Nandito tayo pa lang sa Novela Ita, Cavite. Yan. Medyo matagal yung biyahe ko. Although may silang to. Traffic kasi talaga, kasi bale, since MGCQ na rin kasi sa Cavite dito, ayun, back to normal na parang like last year lang. Tapos kumbaga discretion mo na lang kung paano mo iingatan yung sarili mo against COVID-19. So yun ang talagang pinaka importante, yung safety, no? Nag-hide. So yun, balik tayo, no? Natuwa ko doon sa bata. Ayun, laging mag-face mask. Ayun. Tapos social distancing, pinaka-importante. Ayun. So ito, diretso lang to. Sundan mo lang yung pasada na to. Ang dulo nito, Cavite City. Ayun. Kasi maiba ako, no? Kasi usually napapagkamal ang pag sinabing Cavite City, yung parang buong Cavite na ganon. Hindi po, meron po talagang Cavite City. Yan. Yan, so ngayon tiyatahak natin yung tinatawag na Long Beach, California. Joke lang, Long Beach ng Cavite.
So, papasok na tayo sa Cavite City. Ayan. Ayan, si mismong boundary. So, bale, nandito tayo sa loob ngayon ng Cavite City. Ayan, kita-kita naman. Ayan. Ewan ko, buong Cavite ata, traffic. Grabe. Sabi ko nga kanina, gaya ng sabi ko kanina, back to normal na nga ata talaga. Wala, yo, kahit saan ako pumunta, traffic eh. Kanina, dun sa amin, ginagawa yung kalsada, nagsisemento sila dun. So, talagang traffic dun. Tapos, mas masikip pa kalsada dun sa amin, sa may Arnaldo Highway. Eto, talagang, ewan. Sabi-sabi, ganun din kanina. Ayan. Hanggang palengke na siguro to. Tapos after nun, makalagpas tayo ng palengke ng Cavite, Cavite City. Ayan, maluwag na. May pupuntahan tayo. Sakto habang traffic, shoutout na rin doon sa mga nagpapa-shoutout. Shoutout sa Team TSL. Nag-comment sila doon sa last vlog ko eh. So, tapos shoutout na rin sa kay Boss Amo Master Jason Fresco. Kay Master Joshua Timbang. Yan. Saka kay Master RS Kaunan ng Muy Estupidos Pajakeros. Shoutout sa inyo. Yan. Ngayon nakikita nyong mataas na tore na yan ng simbahan. Yan yung simbahan ng San Roque dito sa Cavite City. Ito sa pinakamatandang simbahan na rin dito yan. Nakasot. Yun, no? Ganda, no? Parang katedral. Hindi tayo. Pasok na tayo sa loob. Ganda. Makapag-antanda. Makapag-asal ng San Jose. Yun, no? Paggabi, maraming natambay dito eh. Lalo gaya nung normal pa mundo. Kung wala pang pandemya. Ayan. Nakita-kita mo naman yung ano dyan. Naka-presko dito kasi. Lalo paghapon. Tapos, yan. San Sebastian Recoleta. San Sebastian College Recoleta. Yan din ako nag-high school. Batch 19 dihan nyo na yun. Hindi, joke lang. Pero totoo, yan. Pero dun ako sa old building. Yan, sa Monte Park. Mamaya ikutan natin yung sa Monte Park na. May mga mini park silang ganyan. So nandito tayo ngayon sa isa sa mga pinakalumang structure dito sa Cavite City. Ayun, may imahe ng Nostra Senyora de La Portabaga. Ayun. Tapos ito, yung simboryo na tinatawag nila. Lumang simbahan ata ito nung unang panahon pa. Panahon ng Kastila. Ganda. Ayan, no? Kita mo gaano ka luma, gaano ka lalim ang history na pinagdaanan yan mula sa panahon pa ata ito ng mga Kastila eh. At least nape-preserve siya, oh. Ayan. Ayan. So nandito tayo ngayon sa may Cavite City Hall. Cavite City Hall. Ayan. Punta tayo dito sa likod nito. Ganda sa likod nito eh. Ay, kita mo yung dapat nyong makita talaga. Medyo yan, instant trail. Tapos medyo madulas dito since puro graba. Ito ang likuran ng city.
Actually, sinubukan ko magpaalam kanina sa Fort San Diego sa base. Bawal kasi, bawal. Ang ganda sana kung ika-capture ko 'yon. Kung ma-i-dodokyo ko 'yon. Yung mismong base. Pero syempre may mga protocols na sinusunod for safety na rin ng ating sandatahang lakas. So hanggang tingin na lang muna tayo. Sayang, marami pa naman akong pwedeng ma-share sa inyo tungkol dun, since yun nga, marami akong memories dun sa naval base. Ayan, kung makikita nyo, yan yung dulong yan, yan yung Sangley Point. Yan yung tinatayo yung airport natin ngayon. Tapos ayun ang metro. Ayun ang MCR. Yeah. Sorry. May ano pala, pinakaharang. Ayan. Ganda, ganda dito. Mas pais ko. Ayun ang MOA. Oh. Nung araw, not sure lang kung hanggang ngayon meron pa rin ferry tuloy. Yun, sorry. Ferry boat na tinatawag. Noon kasi pamasahe namin noon 40 pesos mula dito. Dati kasi doon ang terminal ng ferry eh. Ayan. Mula dito 40 pesos hanggang doon sa may Coast Guard. Yun, doon sa Manila Bay. Pares ko. Sarap dito. Sarap ng dagat. Sarap dito. Tapos mamaya may mga pupuntahan pa tayong ibang tagong yaman ng Cavite City. Yung mga mas luma pa sa luma. Ayun, mga ganon. Ayun, nakikita nyo yun. Yung parang mataas na tower na yun. Yung tawag nila, namin doon nung kinagawinan na is tangke. Sabi nila, ang kwento daw dyan eh, base din daw yan noon. Kumbaga parang base camp ng mga hindi ako sure kung Kastila o ng nating mga Pilipino nung araw. Ito ang Cavite City. Isang ano lang siya eh. Isang pa letter C, pabilog, parang ganon. Sa mapa. Sa mapa kasi kung makikita mo parang medyo kurba-kurbada siya. Pero isang maliit na syudad lang siya. Ganun ito. Wow. Parang gusto ko tuloy maligo ah. Ang lamig dito, ang sarap oh. Yun oh. Yun, so minto muna tayo para mag-lunch. Kakain muna tayo dito sa Mang Eric's Bulalo house dito sa may sa Monte Park pa rin sa Cavite. Bale, ang in-order ko dito yung mami nila. Ayun, yung beef mami nila. Bakit? Although kahit lunch ngayon, hindi ako mag-a-raise eh. Mami lang. Yun. Bakit? Mamaya malalaman nyo kung bakit. Yun. Kasi natutuwa ako dito sa mami nila dito. Maya, samahan nyo ako. Yun, no? Dumating din yung order ko. Ayan. Sabi ko kanina, kaya ito lang ang in-order ko. Mayroong special sa mami na to. Ayan. Ito. Ito ang tinatawag na Bihon Mami. Pero masarap. Pangalawang beses ko nang kumain dito ngayon. Kaya nga binalikan ko to eh. Masarap. Medyo unique lang yung style niya since hindi siya yung usual na mami na mabibili natin. Ayun. Tara, kain na tayo muna. Yun, so bali, tapos na ako kumain. Time check, 1:05 PM. Ayun. Ride out na tayo. Punta naman tayo ng alabas na tayo ng Cavite City. Actually, may dadaanan lang tayong isang historical ano ba, structure. Ayan, tapos punta na tayo, siguro tayo ng Cavite. Ayan, sakong-sakto, kahit katirikan ng araw, binabakbak ko. Ayan, mas masarap eh, pagka-tirik yung araw. Ayan, ganda talaga dito ng ano, San Roque Church. Pag dito, sa may view na to. Doon kasi sa pinuntahan natin kanina, doon sa mismong area ng simbahan, masikip. So hindi mo rin makikita ng buo ng ganyan.
So mas ma-appreciate mo siya nang mas nang makikita mo siya sa malayo. Dami namin tao talaga. Napakakulay ng history ng ano, bayan ng Cavite. Lalawigan ng Cavite. Rather. Yun, so bali nandito tayo sa may San Antonio, Cavite, ano. Dinaanan lang natin 'to. Yan. Yung structure na 'yan. Ito yung tinatawag namin noong araw na tangke. Ito na siya ngayon. Tandang matanda na rin itong structure na to eh. Nga, sabi nga nila, naging ano pa ng mga kastila. Dalawa yan eh, oh. Isang maliit, tapos isang tore na ganyan. Tapos nakapasok ako nyan nung araw sa loob nyan. Isang hollow lang siya na tore talaga. Ginagawang tambayan noon eh. Ngayon, buti nga sarado na, tapos may bakod na siya. For preservation na rin siguro. Yan, so andito tayo sa may Dr. Salamanca Street sa San Antonio, Cavite. Cavite City. Ito, pag dinretso mo ito, yung dulo niyan, dyan yung Sangli Point. Naval Base. Naval Base, yun. Nandun yung airport na, magiging airport natin. Pero since nga, bawal mag-docu, Taulog. Napakatanda na rin Taulog Transit. Yun, since nga bawal din mag-docu, kakaliwa na tayo pagdating sa may dulo. Lalabas na tayo ng Cavite City. Ayan, approaching Sangli Point. Naval Base. Ayan, kakaliwa na tayo dito. Bawal na tayo dyan. Ayan. Heracleo Alano. Ayan, may isa pa tayong simbahan dito, no? Actually, maraming simbahan dito sa Cavite City. Kasi ang Caviteño kasi talagang likas na madasalin. Malakas ang pananampalataya na sa ating Panginoon. Ayun. So, ito. Hindi ko lang alam kung anong pangalan ng simbahan na ito. Pero maganda-ganda rin itong simbahan na ito. Actually, lahat ng simbahan dito magaganda. Daan na natin sandali. Tapos dun tayo, puntahan natin yung isang simbahan pa. Ganda. Bago lang to eh. At ito pa. Ayan. San Antonio de Padua, Roman Catholic Church. See? Ayan. Ayan, gaya na sinasabi ko, madasalin, saka malakas ang pananampalataya ng mga Kapiteño. Kaya nga, sa mga pista, may tinatawag na karakol. Kung saan pinoprosesyon nila doon, yung patron, bawat bayan, tapos, sa prosesyon na yun, yun yung sumasayaw. Sinasayaw nila yung patron, pati yung mga nagpo-prosesyon. San Sebastian College Recoletos. Ayan, ito yung sinasabi kong old building. Ito talaga yung, ayan, yung building mismo ng San Sebastian dito sa Cavite. Ayan, dyan ako nag-high school. Batch, naintindihan nyo na yun. Kalabas na tayo, kalalabas lang natin actually ng boundary ng Cavite City. Ito, dito na ulit tayo sa dinana natin kanina. Hindi ko alam kung ano itong dinidevelop na to. Ayan. Pero tingin ko tinatabunan nila yung dagat. Siguro maglaland tawag ito. Ano tawag doon? Yun yung parang nagdadagdag. Ayan, basta yun na yun. Arriving Noveleta Town Hall. Ayan, dito tayo sa munisipyo mismo ng Noveleta. Ayan, papuntang NCR Cavitex. Ito, sa Barangay San Antonio, papunta tayo ng Cavit. Yan. Dito tayo dumaan kasi papakita ko sa inyo yung mga natitirang hanging bridge dito sa Cavite. Sebastian, Cavite, Cavite. Ito lang yan, dire-diretso lang ito.
First time kong makaraan, makatungtong sa ganitong platform. Ayan. Medyo nakakatakot kasi gumagalaw yung mismong bridge. Ayan, kung makikita nyo, dito, andito tayo sa gitna. Actually, hindi ito masyadong gitna eh. Ayan. Enjoy. Ayan, sa totoo lang, sarap magbike. Ito yung mga sinasabi ko. Wow, nakakatakot. Gumagalaw yung bridge. Sa totoo lang. Yun oh. Nahihilo ko. Ayan, ganda oh. Wow, parang ayaw kong pumunta sa gitna. Okay na ako dito ah. Yumuyugyug yung bridge, sa totoo lang. Nakakatakot. Kung hindi ka sanay ah, since hindi naman ako sanay dito na dumaan. Medyo maputik yung ilog ngayon, pero malinis yan. Yun, doon tayo galing kanina sa baba, no? Bali, makit lang tayo dito sa may tulay na to sa ibabaw. Ito, pagdating mo dito sa dulo nito, General Trias na. Ayan. Ganda ng clubhouse nito. Wow! Saan paligo dyan, no? Dire-diretso lang ito. Pagbaba natin doon sa pangalawang flyover. Yun, entry na. Dito tayo ngayon sa may Antelk subdivision. High-end na subdivision dito sa Cavite. Isa sa mga high-end. Ito yung Bacau sa General Trias, dito na tayo dumaan. Bale, dire-diretso lang to. Kung labas mo sa bayan ng Malabon. Malabon, General Trias, yung Malabon proper. Nandun na lahat yung City Hall. General Trias City Hall. Ayan. Tapos ito yung simbahan dito ng Malabon na napakaganda. Tapos, ayun yung rebulto ni General Trias. Yun, so, dito ko na tinatapos yung La Mierda natin today. Sana nag-enjoy kayo. Bago ang lahat, shoutout muna sa buong Team TMC. Sa grupo namin. Yun. Tapos, may mga nagpapa-shoutout din na iba. Shoutout sa Team TSL. Then, sa... Shoutout daw sa nanay ko, saka sa lola ko. Yan, mami, lola, nanay. Shoutout sa inyo, ingat kayo parati dyan. Huwag kayo lalabas ha. Okay na yung ako na lang magpasyal sa inyo. Tapos, shoutout din sa misis ko. Yan, Marie, I love you so much. Kay Gavin, kay Donna, kay Bash, kay Iya. Yan, sana kung nagustuhan nyo yung video, yung La Mierda natin, please leave a like, comment, and subscribe. Kung okay din, share nyo na rin. Yan. Yun, salamat ulit mga kalakbay ha. Hanggang sa muli, this is your Kuya Jed and you've just watched The La Mierda Chronicles. Stay safe and God bless us all. Thank you.